Okay. Ngayon, pasok na tayo sa ating alam nyo ba. Yan. Okay. Ang ating alam nyo ba ay ituturo po namin ang mga kaalamang hindi nyo pa alam. Kaya kung alam nyo na, makinig lang kayo at ituturo niya. Ako na naman? Yes, ikaw na naman. Lahil, okay. Ikaw ang pasimuno na ito eh. Ito, sabi nga namin, gusto namin, pagka health ang concerns ng pag-uusapan, lahat ng may kaugnayan sa health, hindi lang pagkain, tama, hindi lang disiplina, kundi pati po itong pag-uusapan natin ngayon, malaki ang itutulong para sa inyong kalusugan. Okay. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang color therapy. Ayan! Gano'n ba kaimportante at kahalaga at kano'n nakaka-apekto sa'yo ang mga kulay? In science muna, color therapy is chromo. Chromotherapy. Chromotherapy. Hindi, lingid sa maraming Pinoy. Ito ha? Yes. Lingid sa kaalaman ng mga Filipinos na ang kulay, katulad ng pagsusuot namin ni Boss Vic, kailangan contrast, minsan parehas. Yeah. Malaki ang naidudulot nito sa ating kalusugan. Because ang ating mata ang unang nakakakita at kung ano ang nakita ng mata, pumapasok sa ating brain. Kung ano ang isipin ng brain, mararamdaman ng emosyon. Kung ano ang emosyon, lalabas sa physical na kaanyuan. Tama! So, napaka-importante ng mga nakikita ng mata. So, that's how important color therapy is. Kaya pare, magbibigay ako ng maliit na trivia bago natin pag-usapan. Oh, sige. Trivia. Trivia! Kung mapapansin nyo, halos lahat ng kainan sa buong mundo may touch of red and orange. Because ang red at orange, ito po ay sign sa mata mo na nag-a-attract para gumana ang digestive system at magutom ka. Oo nga, no? Kaya kung mapapansin nyo, halos lahat ng restaurant, ito, tip na rin to, sa magtatayo ng mga kainan, make sure na may touch of red and orange. Dapat nga, hindi lang touch eh. Mas malaki. Ang mas majority kula. Yung color red and orange. At dahil Bakit? Okay. Yung sense, yung eyes natin. Okay. Kasi yan sense yung of seeing yan. Seeing, yung nakakita. Pag nakita ng mata mo ang kulay pula o orange, ano po? Sasabihin yan sa utak mo, diretso ka kay digestive system. Si digestive system susutsutan si utak mo susutsutan si digestive system. Okay. Nakita mo yung pula? Mm-hmm. Nakita mo yung orange? Parang kakalam yan, magugutom ka ngayon. Oh. So yan ha, sample lang po yon ng color therapy. So ibig sabihin, yung mga kulay talaga, it really affects yung ating katawan. Correct! Ito pa. Trivia number two. Alright, trivia gusto nyo ba talagang magpapayat? Uh-huh. Lahat na lang yata, sinubukan yung style, paano pumayat. Oh. Pero ang the best is, bumili kayo ng plato na kulay asul. Asul? Dahil ang kulay asul na plato ay makakapagpawala ng gana sa takaw mo. Wow! Ah! Kaya pala pagka nakikita kita, nawawalan ako ng gana. Asul ba ako? Pagka namumutla ka, nakakasul ka. Bale, may tumig pa naman ako. Peace out. Ayan. Okay? Ganon. Sige. So it really affects our personality. Yes. By seeing yung mga color na yan. So titignan natin dito sa COS, sino yung re-regaluhan natin ng pinggan na asul? Ah, meron na akong kandidato dyan. Yeah. Kaya nga, kung mapapansin nyo, pagka pin-remote natin, yung sendongs natin, uh-huh, pulang-pulang, nakakagutom. Yan. Malay natin, abutan tayo ngayon. Ayan, no? Ayan! Sendong grill sa halagang $199. Meron na kayong grilled tuna, panga, or belly. At ito po ay nagkakahalagang $199. Okay. Sige. Yes. So, yan lang yung mga sample na trivia ko, ha? Pero yes. Ngayon, ano ba ang meaning ng chromotherapy o color therapy? Explore para? Natin to. Explore natin. Makinig kayo at tandaan nyo, may sakit ka o wala, itong matututunan mo, pwede mong i-apply. Let's move on! Okay, color therapy or chromotherapy. Color therapy or chromotherapy is an alternative remedy that uses color and light to treat physical or mental health by balancing the body energy centers. Tama po. Also known
chakras. As chakras. Oh, yeah. This concept dates back to ancient Egyptian who used sun-activated solarium rooms constructed with colored glass for therapeutic purposes. So, nung panahon no, sa Egypt pa, meron silang mga kwarto. Kapag may sakit ang isang pasyente, dinadala nila sa kwarto na kung saan pag tinamaan ng araw yung color na yon, yung ray ng araw na tumama sa kulay tatama sa katawan. Yun ang ginagamit sa ancient medicine. Ayun. Luma-luma na pala to. Pero ngayon lang malalaman ng ating mga kasamahan. Meron silang tinatawag na sun-activated solarium. Yun. Okay, ngayon. Paano ba ito gumagana? Boss Vic, paliwanag po. Okay, how does it work? Itong color therapy. Ah. Yes. Color therapy is based on the idea that colors create an electrical impulse in our brain. Okay. Tama. Yan yung itinuturo ko kanina. May electrical impulse sa kulay. Kaya ang mata mo, pag may nakitang kulay, medyo madilim yung kulay. Napapansin nyo, pag madilim, gabi, madilim. Pagtingin mo, madilim. Yung brain mo, sasabihin niya, magkaroon ka ng fear. Bakit? This is dark. Uh-huh. So, may electrical impulse na inuutos dahil sa nakikita ng mata. Or sa brain. Or madilim na, it's time for you to rest. Yan. Kaya nga eh. Kasi natatakot ka. So, you need to rest. No. Tulog muna ako. Galing. Diba? So, it's a sign. Yung color na yon is a sign na inuutos ng mata mo sa brain mo to rest. Yeah. And it will follows dito yan. Which stimulates hormonal and biochemical process in our body. This process either stimulate or calm us. There are as many color in color therapy session as there are colors in the rainbow. Alright. So, meron sa rainbow. Kung natatandaan mo, ilan ang kulay ng rainbow? Sino nakakalam? Eto, ay may trivia ako dyan. Nakapasa kayo? May trivia ako dyan. Ah. Si Roy G. Biv is not a person. Yes. Roy G. Viv. Alright. It's not a person. Yes. Is it a color? It is a yan color. Ang kulay ng rainbow. Pag sinabing Roy G. Biv, Roy G. Biv, isa-isay natin, R. Red. O. Orange. Y. Yellow. G. Green. Kailang, anong number na ko? B. B. Blue. I. Indigo. V. Violet. Si? Walo. Hindi ho pito. Walo. Okay. Walo. Pero siyempre, dahil ang target natin, dahil nandito kayo kay Health Forum, di ba? Yes po. DZHF. May sumagot 7. Ano ang color? Ano? May sumagot 7 din. Ano ang color? Kasi yung indigo, na pagkakamalan niya na violet also. Oh, yan ha. Yeah. Para hindi ho mali yung pito. Hindi mali yun. Kulang. Alright. Yeah. Sige. Sa mat, madaling lumusot sa mat. Uy! Mali ang sagot mo. Bakit? 24. Ang tama sagot, 25. Hindi humali yan. Kulang. Kulang. 26 ang sagot mo. Ang tama sagot, 25. Hindi humali yan. Ano? Kulang. Kulang. Alright? Tinimbang. Ngunit, kulang. Sige. Ngayon, ano ang pinakamagandang kulay for healing? Oh, ito na. So, may mga color guide tayo. Oh, color guide tayo. Healing muna tayo. Healing. Ito, Doc, ha? Oh. Naayon din to doon sa mga therapists. Yes. Or doon sa mga Chinese na meron silang tinatawag na color na lucky color. Yes. TCM din. TCM, diba? Traditional Chinese medicine. Oh. And what you are hearing right now, wala naman pong ikasasama sa katawan nyo. Hindi naman kayo, wala kami pinalulunok na kulay. Yeah. Di ba? Ito ay, di ba? Nakikita. Nakikita. Kung makakatulong, why not? Di ba? So, take it from us. Game. Okay. Number one is green. Green. Healing properties. Green is the color of nature and the earth. It is a balance and harmony in essence and possesses soothing influence upon both mind and body. It is neither relaxing nor astringent in its impact. Green can be used for just about any condition in need of healing. Oh, makinig kayong maigi. Dahil ang green, napakalaki ng impact nito, psychological o mental. Kaya kung kayo ay may sakit,
gawin niyong tumingin sa nature, sa puno, mga dahon. Yeah. Ayan. At higit sa lahat, if you can decorate your room ng pasyente na maraming green, malaki po ang impact nito para mabilis siyang maka-recover. Pero sa akin ha, oh, pag cancer ang patient, oh, huwag ka raw magsusot ng green. Pagka-cancer? Bakit? Kasi green is a growth. Okay. Hindi, growth of growth healing. Growth yun eh. Growth yun eh. So pagka ikaw ay may cancer, kung ayaw mo siyang mag-grow, hindi, positive tayo. Positive eh. Yun na, oh, naisip ko lang. Ako naman, ang naisip ko naman sa green, kasi dito sa Pilipinas, pagka ang suot ng pasyente ay green na pampasyente, sa mental yon. Mental. Alright, so green ha, sa mga pasyente. Green. Gusto nyong bumilis ang healing process nyo? Look at the nature. Yeah. Every now and then. Every now and then. Kaya nga, pinipilit namin kayo sa seven doctors. Opo. Diba? Na lumabas, magpaaraw, at makakita ng mga berde. Ito okay. Pa ang isang tips natin may ibabahagi sa kanila. Kung sila ay masyadong nakatutok sa mga gadgets, sa office work, at napapagod ang kanilang mga mata, nakakaranas ng mga vertigo, pagkahilo, irritation ng kanilang mata, you look to the color of green. Pagpagod na pagod na kayo. Ito ha, pagod na kayo sa pagko-computer because yan ang work nyo eh. Alam nyo gawin nyo? Close your eyes for 10 seconds. Okay? Huwag mo nang humarap sa monitor. Pagmulat mo, hanap ka ng kulay green, titigan mo siya for 30 seconds. Yeah. It will not affect your workload. Yes. Hindi masisira, pero maganda ito sa ating mata. Pagtitig mo sa mata, lalapit ka unti-unti. Yeah. Dahan-dahan. Eh, nagugutom ka sa isang dahon. Yeah. Para maramdaman mo ang healing properties ng kulay green. Kunin mo yung mata. Ito, usap mo. Okay. Sige, next. Uy, nanonood sa atin sa YouTube si Senator Manny Pac. Yari ka. Kulot, yari ka. Nanonood. Oh! Hello to Katoy, Posbik, and Kulotsky. Manny, ma. In Sarangani, Krabi. Ay, hello! Maraming hello, salamat, Senator. Senator! Woo! Krabi naman. Kami po'y sumasaludo. Hindi po kami yung gumagaya sa inyo, ha? Hindi po kami. Yan po. Pakinggan nyo. Nanonood lang kayo, pero kausap namin kayo ngayon. Hello, Senator! Senator! Hello sa inyo dyan, sa El Toro. Ay, sa Senator! Ang pangalan po nun, Jay Azargon, pwede nyo naman padampot. Oy! Meron pa. Meron pa. Hindi pa pahuli yung kaibigan natin. Ah! From UK to London! Si Mr. Bean! Mr. Bean! Nandyan? Oo, nandyan! Hello, Mr. Bean! Hello! parang hindi naman si Mr. Bean eh. Sino? Parang naipitan lang ng itlog. O, di si Mr. Clean. Sabi, hello! At si Doc Lea, nanonood din si Doc Lea. Thank God for another live session of Health and Wellness Tokatoy. And Dr. Vic, I'm late waking up but at least I'm able to join in. Good morning. Yes, good morning to you, Ma'am Doc Lea. Kaya tuloy na natin. Ngayon, okay, next, the color. Yun yung green, ha? Yun yes, yung green. Green. Ano naman ang color yellow? Oh, it's my color today. Aha. And yellow is also associated with hope, as can be seen in some countries with yellow ribbons, yeah, are displayed by the families who have loved ones at war. Yellow is also associated with danger. Aha. Though not as strongly as red. Oh, okay. Yan ang yellow. So, ang yellow naman, if you feel down, hindi sick ha, down, is depressed, you feel na parang wala na akong pag-asa, then yellow is a sign of hope. Kung mapapansin nyo, kaya nga sa mga drawing, yung pagsikat ng araw madilaw. Yeah. Because every morning when the sun shines, it is color yellow. It means you have a new hope in life as long as umaangat pa ang araw. That's correct, Doc. Ngayon,
Pag bumaba na ang araw, napapansin nyo, padilim na siya ng padilim. Alright. Diba, yun yung dilim na, oh, makakaramdam ka na naman ng fear. Pero tandaan mo, kahit matapos ang kapag natapos ang kadiliman, may panibagong umaga na darating sa ating buhay. Yun yung umaga na. Umaga na. Yun yung yellow na color of hope. Ah, yun pala. I will support the colors dun sa mga sinabi sige, mo. Sa sige. Green, balikan natin, meron niyang balance. Oo. And harmony. Yes. Love. Love. Social. Nature. Aha. And acceptance. Correct. Yun yung lahat tinuturo natin. Sa yes. And sa yellow naman. Oh, sa yellow. Yung nabanggit natin. Increases. Fun. Oh, fun. Humor. Humor. Kagaya na sabi mo, yung araw, lightness, personal power. Yan ang yellow, personal power. Intellect, logic, and creativity. Oh, yan na, binibigyan po namin kayo ni Boss Vic. Kung ano ang mga meaning. Ito ha, nagbigay kami kanina, yung green para sa healing, yung yellow para sa hope. So mga pasyente ko, oh, you look at the color yellow and green every once in a while to increase the possibility of healing, mas mabilis yung process. Sama. Ngayon, ito yung chart, ito yung color wheel. Nabanggit na ni Boss Vic ang green at yellow. Isa-isay na natin. Yes. Ano naman ang maidudulot, ano ang makukuha natin sa color orange? Orange. Orange, stimulate creativity. Creativity. Productivity. Aha. Pleasure. Aha. Optimism. Enthusiasm. And emotional expression. That's orange. Punta naman tayo sa blue. Okay, blue. Blue. Blue, blue. Azul. Increase in calmness. Calmness, calmado. Communication. Alright. Honesty. Self-expression. Appreciate beauty. Beauty. Yeah. Ang indigo. Oh, ito, indigo. Stimulates self-responsibility. Mm-hmm. Inner strength. Creative visualization, intuition, calmness, and clairvoyance. Okay. Next, violet. Violet stimulates intuition, uh-huh, imagination, self-knowledge, meditation, and artistic qualities. So yung violet, if you want to be to meditate more, kung gusto mong mag-isip, violet is one of the greatest color to wear. Ayan. To wear, ha? To wear. Isuot. Yeah. Ako, yung suot ko ngayon, wala eh. Ano yeah. to eh? Neutral ako eh. Pucha. Neutral tayo. Pucha. At eto na. Eto na yung inaabangan nyo. Maraming may paborito ng kulay na to. Doc, ano ang ibig sabihin sa chromatherapy, sa color therapy ng kulay pula? Red. Increases physical energy. Okay. Stamina. Aha. Grounding. Aha. Spontaneity. Aha. Stability. And passion. Okay. So mga kaibigan, yan yung mga tinuro nating color wheel. At alam ko, gusto nyo magkaroon ng kopya nito. Ayan. Okay. Ilalapit ko hanggang sa hindi nyo na mabasa. Pwede nyo picturan. 1, 2, 3. Okay. Ulit, ha? 1, 2, 3. Ang ganda nung last color. Nakakaumay nga lang. Nakakaumay ho, ano, yung last color. At yung color therapy o chromatherapy natutunan nyo dito sa Alam Nyo Ba! Alright, palakpakan naman dyan ang may sigawan!